Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. May mga biglang pagbabago. May biglang sorpresa sa aking sakit. Maraming mga pagbabago. Ngayon sa ating ika-apat na araw ay bigla tayong lalabasan ng ospital dahil kailangan. So nakaready na yung mga kakailanganin. Yan, lahat ng mga papers para sa lalakarin. Kasi nabanggit ko nga sa inyo na ang tawag dito na ilalapit pa rin ako ng tulong ng aking mga kaibigan because yun pala naman ay ordinaryong proseso para mabawasan ang mga bills ng kahit sino. Basta kung gusto kong humingi ng tulong, edi go. Kung sapat naman ang pera mo, ayaw mo na humingi, bahala ka. So, yun. Nasa sa iyo na bilang isang pasyente, kung gusto mong humingi ng tulong. So, napakaraming ahensya na actually, ay ang hospital mismo yung nagsasuggest, meron silang listahan ng mga DSWD, mga pupunta, mga gold card, etc., etc., etc. Gagawin po natin yan, umuwi lang kapatid ko, kasi susundin naman siya sa kong kapatid na siyang sasama sa kanya. So, nasa pangalan po ng kapatid ko ang pag-asikaso ng aking mga papeles. Kasi hindi naman pwede sa tema at ka ang kuya lito, ka-opera lang. Inopera po ang aking kapatid sa gallbladder or gallstone. So, pareho kami. Pareho kami. Hindi ko alam kung nasa pamilya, pero alam ko kami dahil wala nga merong gallstone sa aming magkakapatid. Nandito na yung mga resulta, gaya na sabi ko sa inyo, ay ipapakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo ilan sa mga importante. So, tumaas po yung ating 345 na SGPT at 400 something na SGOT, sort of that. Nasa na ba yun? Minamadali natin kasi baka bigla silang datingan. Holiday po kasi bukas. Kinakailangan kong lumabas para maasikaso at magamit yung mga benepisyong pwede ibigay sa atin. Kung holiday bukas, wala na tayong makukuha. So, tinawagan na si doktor, wala pa lang yatang sagot, pero nakaantabay kami para any moment pwede namin makuha yung final bill na kailangan na mai-attach or maisama sa lahat ng papeles sa BPPT nila. So, yun po isa sa requirement, kailangan may final bill na daladala. And ang bilis po ng mga pangyayari. So, ito lang. So, hindi ko na ito maisa-isa sa inyo. So, yung una pong labas ng aking sa liver, yung SGPT, SGOT, ganun nga po, mataas na rin yung 345 at 400 plus. And then, pagpunta ko po rito sa ospital, sa ikalawang araw, ang laki po nang itinaas, 770 plus ang SGPT at 400 plus naman yung SGOT. So talagang hindi ko kailangan umalis. Kailangan ko talagang magtagal dito. And then sabi ng doktor ko, hindi ka talaga kaagad makakaalis hanggat hindi natin napapababa kahit konti yan. Kasi naman pabalik-balik nga naman ako, sabi ng mga kapatid ko, sige, pahala na kung kakayanin. Kung hindi nakakayanin ang pera, hindi magtatapat tayo sa doktor na out-patient na lang or outpatient na lang yung paglakad ko ng iba kasi kailangan ko na ulit dumaan sa SGPT para malaman kung bababa bago ako umalis sa ospital. Malinaw po tayo sa salamat po Lord, malinaw po tayo sa kidney. So ating mga creatinine, mga ganon ay okay naman. Ang ating cholesterol ay ayos, ang ating uric acid, okay. And then, yung liver lang talaga. So, binigyan ako ng numero ni Doc na baka po tayo ay paluwasin ng Maynila. Kasi mukhang hindi talaga maganda yung ating atay, kailangan mapasundan pa ng ilang pagsubok para malaman mismo. So, ayun. Gastos, mahirap, baka yung pinaghirapan natin, sabi nga ng ilan, eh, baka maubos lang. Eh, wala, kasalanan din naman natin, hindi tayo nag-ingat. So, ganun talaga. May mga consequences ang lahat ng ginagawa natin sa buhay at dapat handa tayo. Maraming salamat po. Sobrang natutuwa. Bukod sa aking kapatid na sa Ti Christy, ay may ilang mga nagpadala ng tulong na hindi mo naman hinihinga. No? Okay, ano yung Gcash mo? Ganyan, ganyan. And then yung sabi ko, walang hinihingi yung Gcash. Masasabi nila, eto, may dumating ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Pero one of these days, ay kahit alam ko kayo, nyo namang
may bulat-bulat pa yung mga names, so ay gagawin natin ang paraan na para maibsan yung aking pasasalamat, yung aking sikip ng dibdib na i-shoutout ko yung mga names. So, titignan natin kung ano pwedeng maigawa para mailabas ko lang ito at masabi ko sa iba yung mga turong na ibinigay ninyo. Salamat po talaga. Sobra. Ang dami mga, basta dumarating na lang. Sana maayos itong mga papeles, itong mga DSWD, itong mga gold card, health card. Sana talagang malaki may bawas sa atin. Ano pa ba? Marami. Feel health, etc. Ngayon po, di okay. Alam ko na na hindi maganda lagi na aking atay at talagang mataas. Pero yung pong ating latest na pagsusuri ay dumating na rin. So, eto po. So, from 700, meron nga pala tayong tungkol sa ating sugar. Ang normal ay 5.7, tayo po ay 6.2. Pero kasama tayo dun sa pre-diabetes period na 5.7 to 6.4. Pasok pa lang tayo dun. So, wala pa talaga tayo dun sa mga diabetes, mellitus, etc. pataas. Wala pala talaga tayo, pero namumuro na kumbaga sa bingo. Kailangan babaan natin lahat ng mga bibigay sa atin ng pagtaas ng sugar. So, eto na po. Yung ating latest. Nasaan na ba yan? Dito na tuloy ako. Ayan. So, ang latest po ngayong umaga, pagkatapos ng ating apat na araw na stay dito sa ospital, ang SGOT mula sa 400 plus ay 235 na lang bumaba, malaki bumaba. At yung ating SGPT mula sa 700 plus ay 475. So, ang malaki. Sabi nga ni Doc, malaki bumaba kahit konti. At para makapagsimula ulit tayo kung pwede natin gawin pa. So yun. Thank you Lord. Ang malaki bumaba, hindi pa heal, pero ang malaki bumaba, alam kong makagalingin mo, oh Lord. Thank you Lord. Still kaaba-kaba pa rin tayo kasi parang may nabanggit na cirrhosis, near cirrhosis si Doc. Sana naman ay hindi na tayo impot sa ganun kasi baka hindi na kayanin ang ating bulsa. At ayun, ewan ko. Nakakatapot siyempre mga kaibigan, mga kati, mga katsaran, ang kasakit sa panahon ngayon. Lala pong ganitong sa atay. And huwag na nating patagalin. Meron pa pong nadagdag na isa na hindi sa hinagap, hindi ko iniisip na magkakaroon ako. Dahil napakalayo sa atay at kidney na una namin nag-iingatan. Ay naku. So, nasa na ba yun? Nasa na yun? Sandali po. Ito po, talagang medyo namindang ako na talagang medyo okay na sa kinatatakutan ko ay may isa pang nadagdag. So sabi ko, bakit magkakaroon ako nito? Paano? Wala naman ako nararamdaman ng mga sintomas nito. So, ito po siya. Meron po tayong enlargement of the heart. Medyo laban ako dito. So, okay yung iba. Kasi ito po yung ayon sa x-ray. Nagulat ako, paano mala makikita yung puso sa x-ray? Ang alam ko sa x-ray, chest, lungs, ang ganun sitwasyon dito. So, lumabas ito dito. Doon sa kanilang aking x-ray result. So okay naman, lungs are adequately aerated, although may mga scientific terms, feel natin positive, lungs are adequately aerated, no focal consolidation is noted, hilar regions are unremarkable, trachea is midline in location, stripes are clear, diaphragm is intact, so lay are sharp, osseous structures are grossly intact, no paravertebral mass is appreciated, included upper abdomen is unremarkable. Feel ko naman ay okay or positive yun, pero ito lang talaga. Heart is enlarged scientific aortic knob. Ayan po. So medyo tiba, so parang positive lahat sila, biglang pasok ito. So talagang medyo, ewan. Medyo na tayo, nawindang ng konti. Ayun.
malalaman po, makakarami sino para ma-ano yun, or maybe, sa mabilis ang pangyayari nito, na kailangan ko ang lumabas para makakuha ng kaunting ano, tulong sa mga ahensyang talaga naman palang dapat puntahan kahit sino, ay... yun. Ewan. Ano na ba? Naguluhan ako. Ay, baka payagan ako ng mga outpatient na lamang magpumunta kay Doc sa isang araw at basahin ito. Kung anong kanyang interpretasyon. Now, I got a number from Doc tungkol sa akin liver na... ano po? Sa East Avenue Medical Center ng hepatology. So, pinapakunta tayo sa hepatologist. Ang aabangan ko ngayon ay kung papupuntahin pa ako doon, gagawin may mga test kung ilan doon, or hindi na kasi bumaba yung ano. So, bibigyan ko po kayo ng update. Ang kasalukuyan nating bayarin, sa bills nga pala, hindi pala yung per day na okay, 37,000 ang una, 46,000 ang pangalawa, hindi pala. So yung pala updated ng updated, itinagandag doon sa bagong bill na dumarating. Kagaya po nito. So ito yung ating latest. Ayan. So, asan na ba yun? Ayan po. So, 52,000. So yun pala, yung mga day one, nakita natin, inilipat lang dito para maano, para madagdagan. So, hindi siya hiwa-hiwalay as in per day, kundi, hindi ko kasi agad napansin na, ano ba nakalagay? Balance due. Yun, balance due. So, ibig sabihin ay, yun, balance, may madadagdag kong something. So, wala pa rito. Hindi ko alam kung ano, yung mga protocol, ganun ba talaga? O talagang panggula talaga nilang doctors or what? Because sa tatlong bills na dumating, wala pa rito ang professional fee or doctor's fees. So, siguro, ang ending yun, kumbaga, pangwindang. Diyan nakakatakot. Wala akong idea kung magkano yung professional fee or doctor's fee sa mga gatong pribadong hospital. Ayun. Ang dasal ko lang, sana ay makakalahati tayo. Makakalahati kaya tayo ng bawas. Hindi natin alam. So, yun. So, yun po. Yun ang latest. And, medyo, medyo maganda-ganda. Hindi ko alam kung ano pa, pero feel ko parang madilaw-dilaw pa rin na mata natin. Ayan. Feel ko. Pero, okay ng katawan natin. Yun lang, may pasulpot-sulpot na sikmura. Pero, ang ngayong umaga, parang ano, parang walang masyado. Parang everything is positive. Yun, parang wala pa. Sana magdire-diretso na. So, darating na ang kapatid ko, si Kuya Lito, kasi sila talaga nag-offer na, kami na lalakan yan. Pakuha mo lang si Etimalin, ang ating kapatid ka pa kanina nagpantay sa atin, ng sa pangalan niya yung indigency yata, yung certificate indigency, para siya yung lalakan. So, darating na sila, si Ira naman ay nagpunta ng buti, may mga taong tumutulong sa ating mga kapamilya. Diba? Mga kapatid ko tumawag na ng tawagan, kagaya nito. Ay, magpapailan lang na kayo. Bill, lahat naman dito ay bumaba. Ang talagang mataas lang na naiwang mataas. Oo, lagi kamo. Kapalibre. Di ba nung isang araw, video chat, video call, worry sila sa akin and everything. Nagpadala nga ng tulong ati Christy ng konti. And, yun, iwahiwalay. Sa Timali, naliligo muna kasi dadaanan na siya ng kuya. Inaiwanan na rito ni Ira ang kotse at kumuha na lang siya ng ibang sasakyan para makapunta sa City Hall na malayo dito para masikaso naman yung health card. Binigyan na tayo ng certificate na pwede natin gamitin, pero mas maganda kung dalagang card mismo ang ating magagamit. Ayun, at buti na lang, updated ako sa lahat ng payments ko sa Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Yun,
And marami mga tips kung anong gagawin para makakuha dito. SSS daw ay meron ding parang sickness notification ganun, na pwedeng applyan at makakabawasin daw yun. Oo. Ay, marami pa. Dami. Salamat sa lahat ng mga tumutulong. Yung isang pamangking kong si Paul na marunong sa mga diet-diet ay pumunta rin dito at pinigyan tayo ng konting seminar. Thank you po sa inyong lahat. At magkikwentuhan tayo sa bahay kung ano baga ang nangyari. Kung makakalabas pa tayo ngayon or hindi, at kinapos sa oras, ayaw palabasin ng doktor, eh. Di ba yan? Meron na. Sino na din? Ayan na. Ang aking ipag. Ayan, nasasama sa atin sa kang kuya. Ano, so, hindi na tayo magtatagal. Nabigyan ko kanina ng update at mag-uusap ko na kami kung ano dapat gawin. Sa ano yung mga prosesong dadaanan namin para maayos at makalis tayo ng gastos. Ano po? Thank you sa inyo lang. This is Friend Roberto sa Ingarigudugo sa Yaman sa Mabuhay Lahat ng Pinoy. Sa naman sulok ng World Dermatology pa more and more and more. Thank you po. Okay. We thank you very much sa inyo lahat. Thank you. Bye. Di naman, Erwan.